Magandang araw kaibigan, isang kwento ng pag-ibig ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig at hahaplo sa inyong mga puso. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago pa lang kayo sa aking channel ay pakiclick ang subscribe button, gayon din ang bell icon para palagi po kayong updated sa padating pan-upload. Queenie noticed her husband standing near the car. Narinig niya ito na may kausap kanina sa smartphone. Ipinahahatid ang kotse at ngayon ay nariyan na ang sasakyan. Wala na naghatid. Isinara niya ang pinto at marahan na naglakad papunta sa kung saan ito naghihintay sa kanya. Tulala si LM, naninigarilyo. Nakapambahay lang siya pero hindi bali na. Hindi nga niya alam kung pambahay ba ang suot niya. Napakaikli ng short niya na may katernong t-shirt. Branded iyon at sigurado siyang si LM nga naglagay ng mga iyon sa bag. Lahat na masayang plano nito ay nawala na parang bula sa isang iglap lang. Wala pa silang parehong maayos na tulog. Pagod pa nga ang katawan niya sa lahat dahil walang tigil ang preparation sa kasal. Lahat sila pagod, sa totoo lang. Pero ngayon ay may sumambulat na bagay na lalong ikapapagod ang isip ng asawa niya. Siya man ay tila na dismaya rin. Gusto niya sana magpahinga pero naiisip niya na kasal na siya ngayon sa isang Miguel. Hindi simple ang buhay nito at mas lalong hindi na simple ang buhay ng isang Queenie Anne. Whatever he's going through, she's counted in. Dapat matutunan na niyang yakapin ang tunay na buhay at mundo ng lalaking pinili niya mahalin at pakasalan. She felt sad all of a sudden. Ngayon niya lang ito nakita na seryoso tungkol sa business. Madalas itong kolokoy pero ngayon nakikita niya itong isang magaling na CEO, responsableng may-ari. Hindi pa niya alam kung anong totoong nangyari at natatakot siyang alamin. Ang alam niya, hindi biro ang halaga ng nawala. Tuluyan siyang lumapit. Nagpaskil ng ngiti. Ngiting malamlam na nagpapakita ng simpatya sa pinagdaraanan ng mister niya. LM, hinaplos niya ito sa likod at tumingin naman kagad ito sa kanya. He scanned at her. Huwag mo kong sisihin sa damit na to. Ikaw may gawa nito, alam ko. Finally, she saw him smile. I want to see my wife wearing sexy clothes for me but now, lahat ng plano ko ay hindi ko nagawa. She gently rubbed his back. Sus, huwag nang mainis. Nandito na naman ako araw-araw. Pwede mo nang makita ang mga gusto mong ipasuot sa akin. Wala pa nga akong nakikita. Wika nito, kaya natawa siya. He scanned her again. Bagay sa'yo, you should be wearing clothes like that. Mas lalo kang gumaganda at nawawala ang mukha mong masungit. Sumimangot siya, pero natawa lang ito. Saka siya pinagbukas ang pinto ng sasakyan. Sakay na baby. Sumakay siya roon pero tiningala niya ito. Okay ka lang? Nag-aalalang tanong niya sa mister. Para siyang ewan na nagtanong ng ganoon. Siyempre hindi ito okay. I mean, alam ko hindi ka okay pero nagtanong pa talaga ako. Wika niya kaya napalakas ng konti ang tawa nito. I'm okay baby. Si Lorenzo Miguel yata to. Anito sa kanya kaya tumango siya. Sapat na yun na marinig niya. Alam niyang mayabang pa rin ito at hindi basta matitinag ng problema. Magkasamang pumunta sina LM at Queenie sa site ng lab kung saan may nangyaring pagsabog at pagkasunog. Mainit na tuloy ang ulo niya. Akala pa naman niya pwede nang matuloy ang mga kaganapan sa kanila mag-asawa. Hindi pa pala. Unang araw ng pagiging Mr. and Mrs. Miguel nila, may nasira. Hindi lang basta nasira, nawasak. Pero mabubwisit pa ba siya kung nandito ngayon sa tabi niya, sa loob ng sasakyan ng cute na Mrs. niya? Hindi na. Nakakabawas na kasi ng stress ang aura nito. Nakakabawas ng isipin na hindi basta milyon lang ang nalugi sa kumpanya niya. Mababawi niya yun. Hindi babagsak ang AMC. Funny to think, pero para ngayon, mas gusto niya mag-focus na ng husto sa negosyo para sa magiging anak nila ni Queenie. Noon, wala siyang pakialam kung magkandalugi ang kumpanya niya. Pero ngayon, pakiramdam niya ay ang laking kawalan ng love niyang ito. Nanahimik siya sa loob ng sasakyan matapos pasadahan ng tingin ang mga tao na nasa gilid ng compound ng Miguel Lab 1.
si Queenie ay nakamasidin. Ang masaklap pa sa nangyari ay may mga namatay na tao. Yun ang pinakamasakit sa lahat dahil kahit kailan hindi kayang tumbasan ng pera ang buhay ng isang tao. Siguradong kaso nga abutin ng AMC. Malalagot siya sigurado. Kawawa naman ang asawa niya. Unang sabak, palpak agad siya bilang mister. Kinagat niya ng mariin ang sariling mga labi. Saka siya marahas na bumuga ng hangin. Uy! Hinawakan ni Queen ang braso niya. He smiled at her. Dito ka na lang. Baka madami ka pa sa nagwawalang mga pamilya nang namatay sa pagsabog. Malamlam ang mga mata niya. Hindi niya maitago na nalulungkot siya. Kanina pa siya tinawagan ng papa niya at ang sabi ay iyon na lang ang kakausap sa lahat pero hindi siya pumayag. Ewan niya kung bakit simula kahapon na magpakasal siya. Ay grabe ang realization niya sa reception nang makita niya kung gaano kagarbo ang kasal niya. Parang biglang gusto niya magpasalamat na naging responsableng papa ang ama niya kaya lahat ng luho at gusto nilang magkakambal ay naibibigay kahit na milyong dolyar pa ang halaga. He wanted to be like him. Ever since he was a kid, idol niya ang papa niya na kahit ang pagiging babaero ay ikinaproud niya lang niya. Ngayon ang gusto niyang makuha na niya roon ay ang pagiging faithful sa mama niya at ang pagiging responsabling ama at asawa. Para tuluyan ang sabihin na like father, like son talaga. Not only just for being a playboy, but mostly for being the best husband and head of the family. He told his father that he could make it. He'd faced it. Ngayon ang tamang panahon para maging totoong lalaki. Hindi CEO na happy-go-lucky. If he will let the past, Queenie will suffer. Ang imahe niya ay imahe na rin ng misis niya. At dahil dito, gusto niya maging maganda ang imahe niya. Okay ka lang? Bababa ka pa ba? Mukhang galit ang mga tao oh. Nag-aalala lang sabi ni Queenie sa kanya. Tumango siya. I'll be fine honey. I'm Lorenzo Miguel, the CEO, remember? It's not good if I turn my back on my responsibilities. Madadala ko yan sa kugapuhan. Stay here. I don't want you to get hurt. Anya sa asawa na malungkot na tumango. Ano ba? Baka naman mamaya ay puro problema lang ang karapin ng asawa niya sa tabi niya. Hiwalayan kaagad siya nito. Saglit siyang nanahimik hanggang isang halik sa pisngi ang nagpagaan ng pakaramdam niya. Paano pa kaya? Kung nakapag-twerk na ako, ay di sarap ng buhay sana. Bumaba siya ng sasakyan na kanina pa pinalilibutan ng security. Sigawan ka agad ang narinig niya at iyakan. Parang tinadya ka na siya kahit hindi pa man lang. Puro against sa kumpanya niya ang narinig niya. Ito pa naman ang pinaka-base niya. Ang pinakamaraming empleyado at pinakamalaki sa lahat ng lab niya. At alam niyang ganoon din kalaki ang casualties, hindi lang sa pera. Kundi sa buhay ng mga tao niya. Sarap ng wedding gift. Problema. Iniabot sa kanya ng supervisor niya ang megaphone. Kailangan niya magsalita sa mga naiwang pamilya na mga namatay niyang tauhan. Gusto na rin niyang malaman kung anong nangyari at nagkaganoon na natustan ng buo ang building niya with just a snap. I want to extend my... Hindi niya na ituloy ang sasabihin dahil nag-ingay ang mga tao. Tama ba ang panahon na magsalita siya? Kanina sa gate ay napakaraming reporters. Gusto siyang ma-interview. Ang mukha na itinatago niya sa madla ay nakabalandra na. Kaya lang, dahil sa problema, he decided not to speak for now. Pinitawan niya ang megaphone at hinarap na lang niya ang kagad ng supervisor niya. How did this damn thing happen? Nakapamaywang, natanong niya kay Apolinario. May report na Sir LM sa otoridad yung mga nakaligtas, sadya raw ang pasabog, chemical mixtures. Imporma ng lalaki. What? You mean there was a big sabotage? A foul play? Lumiko ang labi niya sa sobrang inis. Parang gusto na naman niya magwala ng gusto dahil sa galit. How come that the whole laboratory exploded? Hindi lang isang chemical mixture ang dahilan nun. If it's only one chemical mixture, the whole building will not be damaged. Yes, Sir LM. There was a bummer. Unluckily, suicidal na siya kaya kasama siya sa namatay. Di na siya nakapagturo kung sino mastermind. Yun lang ang kaisa-isahang file ng CCTV ang narecover. Ang pagtimpla ng chemical sa may likod ng lab. Maybe saka ipinasok sa loob ngayon at nagsindi ng apoy. That's what the authorities' initial view.
Sabi ng supervisor niya, "Samit, I know that's right." Inis na nasipan niya ang gulong ng sasakyan niya. Paano siya lalaban kung traidor ang kalaban niya at tinitira siya ng talikuran? "Damn it! Doggy style ha? What the fuck?" Masarap ang laro niya pero kapag ako naglaro, baka magsisi siya. Dahil babae lang ang tinitira niya ng patalikod, hindi ang kaaway niya. Harapan siya kung lumaban at handa siyang lumaban kahit na kanino. He's cool, he's kind, but when he's triggered, there's no turning back. "Sige na, I'll release 100 million para sa mga affected families. I-hire mo ko ng 10 tao kada lab ko. Gusto ko ng personal na magmamanman sa loob at labas ng mga lab. I don't want this thing to ever happen again." Halos magdikita na mga kilay niya sa inis. Gusto na naman niya magwala. Shit! Shit lang ang walang gante. Malaman lang niya may kagagawan. Humanda siya sa akin. Wala siyang kaaway. Kung may isang tao siyang kilala na malamang na sobrang galit sa kanya, ay si Chavez. Pero halos magdadalawang buwan na ang tahimik ang lalaking yun. No LM, silence doesn't really mean peaceful. Sometimes, the one who keeps quiet is the deadliest. Wala naman siyang kakompetensya pa. Sinong pwedeng gumawa ng ganoon bukod kay Chavez? Isa kaya sa mga nasaktan niyang babae dahil sa nagpakasal siya? Si Lisa Dre? Hindi. Ewan. Si Queenie. Tinanaw niya ang sasakyan sa di kalayuan. Baka mamaya, mapahamak din ang asawa niya. Inaninag niya si windshield ng sasakyan at nakita niya si Queenie na nakatingin sa kanya. Kung babae may kapakanan ng lahat, posibleng nasa alangan hindi ng buhay ng asawa niya. Pero kung sa negosyo, posibleng maulit pang pagsapog sa nangyari hanggat may natitira pa siyang nakatayong lab. Be clever, LM. Be wise like your papa. Kung sana nandito ang pinsan niya at wala si Michonne, ay di madali ang lahat. Well, maybe his daddy Mix can refer someone na pwede mag-imbestiga tungkol sa nangyari. Ayaw niya na umasa lang sa otoridad para sa resulta. Gusto niya ay may sarili siyang imbestigasyon, yung mas mabilis, para wala na magbuwis ng buhay. Mga taong walang malay. He walked back to his car, quietly. Hindi siya kakikita ng panghihina, pero ang loob niya ay nagluluksa. The lab saw him during his ups and down. Those people did too. Doon siya kapagalit siya dahil hindi siya pwede magwala. Kapag nagpadalos-dalos siya, magkakamali siya ng mga tinitimpla. Tahimik na sumakay si LM sa sasakyan. Madilim ang mukha at matatalim ang mga mata nito. Queenie suddenly felt scared. Nagulat pa siya ng tampalin ng asawa niya Manibela kaya tumaas sa mga balikat niya. "Han, anong sabi?" Hinawakan niya ang braso nito dahilan para mabalik sa kanyang atensyon. Noon lang ito ngumiti ng konti, pero nananalim pa rin ang berdeng mga mata. "Foul play. Hindi ko alam kung sino, but once I get to know the truth." Humanda siya sa akin. Nagtatangis ang mga bagang ng asawa niya. Nabawi niya mga kamay at napatras siya sa kinaupuan. Baka mamaya, makalimutan nitong asawa siya at siya ang mapagbalingan ng galit. LM immediately held her hands. "No honey, don't be afraid. It's okay." Parang kinontrol nitong emosyon na makita siyang natatakot sa mga pinagsasabi nito. Kilala niya ang LM na malambing at baliw. Isip bata at happy-go-lucky. Pero ang ganito na nagagalit ito at naiinis, ngayon na hindi niya ito kilala at hindi niya alam na salita pa lang nito ay nakakatakot na. Paano pa kaya kapag kumilos na? Hinalikan pa nito mga kamay niya. "Can you really do that?" Ang papa niya ay maraming hinabol na itak, pero subok niyang wala pa yung natataga na kahit na sino. Panakot lang yun nun. Pero si LM, mukhang hindi panakot ang mga lumalabas sa bibig nito. Sa aura ng mukha nito, na sobrang dilim at galit, hindi niya makuhang kumbinsihin ang sarili na panakot lang yun. Dahil mukhang gagawa ito ng hindi maganda kapag nagkataon. "Huwag na. Huwag na mag-isip." Ngumiti na ito ng malaki pero hindi niya yun pinansin dahil ang mga mata nito ay may galit pa rin. "No, answer me." Anya rito at hinugot ang mga kamay niya mula sa pagkakahawak nito. "Hindi, hindi na." "No, okay. Just don't be afraid of me. It just came out of my mouth." Namungay na mga mata nito habang nakatingin sa kanya. "Ayokong ganun ka. Ayokong nagagalit ka ng ganun.
Nakakatakot. Pag-aamin niya, tumingin siya sa labas ng bintana kaya napilitan si LM na itabi ang kotse. Kinalas nitong seatbelt at lumapit sa kinuupuan niya. Iniharap nito ang mukha niyang nakatuon sa labas ang tingin. He pouted like a child. Hindi na nga promise, wag nang matakot dahil hindi na. He raised his right hand. Nag-ekespeto sa dibdib. Tumango siya ng marahan. But when it comes to your safety, that is an exemption. Pangungontra nito sa kanya. Kumurap siya, saka tumungo para quits. Napauo niya ito, edi dapat umuo rin siya. Good wife. Now he said chuckling. Niyakap niya ito sa leeg. Bakit magsasalita ito nang tungkol sa safety niya? Ibig bang sabihin, iniisip nito na baka kahit na siya ay madami sa panganib na may kagagawa nito? Pwede nga kasi asawa niya si LM. Babae pa. At kung may gustong sumira rito, malamang pati talaga siya ay madamay. Baka pati ako pasabugin din nila. Anya sa asawa. LM just laughed while caressing her back. No, ibang sasabog sa'yo. May mabubuong bata. I'm serious. Tumikal siya sa asawa. Dahil sa inis, he touched her cheek and controlled his laughter. Mas matiim ang titig nito sa mga mata niya. Huwag kang matakot. I'll make you safe 24 hours per 7 days. Ako ang bodyguard mong gwapo at macho. Pag pumasok ka sa banyo, nandun din ako. He bumped his brows. Hayan. Pilyo na naman at hindi na nakakatakot. Hindi tulad kanina na parang lululo ng buhay na tao ng buo. I'll make you safe, though you're not safe with me. His naughty grin. She cupped his face and gave him a kiss which he easily responds to. Mas okay na yun na kahit may tensyon, sa maliit lang na paraan ay may relax naman niya ang isip ng asawa niya. Hindi naman siya CEO pero ang alam niya, asawa siya na CEO na hindi dapat magpabaya lalo kapag gano'n na kailangan siya nito. Kahit na sa mga simpleng bagay lang ay makatulong siya. Hindi niya ito iiwan. Kahit nakakakasal pa lang nila ay may hindi na magandang nangyari. Hindi na lang niya ipaalam sa mga magulang niya para hindi na mag-alala pa mga yun. I love you, Queenie. He cuddled her tight. She rested her face on his shoulder. Me too. I'm glad that you're here when these things happened. Aaminin ko. Bumuntong hininga ito. Apektado ako na sobra sa nangyari. I have employees who died. Ano? Parang nanghina nitong tanong. Tumango siya ng marahan. Nakakasakit sa kalooban ko na may namatay na mga tao. Na nakikita kong nakangiti sa akin kapag nandito ako. Baliwala kasi ang milyones. Kaya kong kitain yung ipagagawa ng bagong lab. Nakakaawa ang mga pamilya na naiwan. May baby yung isa sa pagkakaalam ko. Napapikit si Queen at nailing para itong naluluha pero wala na siya magagawa. Kung pwede lang nilang ibalik ang kahapon, sana hindi na lang nangyari ang nadami ang mga tao niya. Anong plano mo? Hindi ito kaagad nakasagot. Parang lito ito o lutang dahil doon. Alam talaga niya malilito ito at mabablangko. Hindi ka liable sa pagkamatay ng mga yun. Kaya lang bilang CEO na may mabuting puso, hindi mo pwedeng pabayaan ang mga tao mong umaasa lang sa mga padre di pamilya o anak na naghahanap buhay. Anya rito, tulungan mo sila na makaangat pa rin. Kahit na nawala mga inaasahan nilang kapamilya. You mean educational plan and other benefits, baby? Tumango siya. O kaya, trabaho para sa miyembro ng bawat pamilyang naiwan. Halimbawa, janitress asawang babae na naiwan kung di naman qualified sa pagiging parte ng engineers. Kahit ng mga simpleng trabaho, pwede mong ialok sa kanila. Para makatulong ka kahit nabalian sila ng isang paa. Bukal sa puso ang lahat ng mga sinasabi niya dahil alam niya kung paano maging mahirap. Halos walang makain dahil walang hanap buhay ang mga magulang. Mapalad siya na kahit hindi gaano maganda ang trabaho ng papa niya, hindi iyon nawala. Hindi tulad ng mga namatay sa lab ng asawa niya. LM nodded right away. Niyakap niya ito para maiparamdam dito ang pakikiisa niya sa damdamin nitong nalulungkot at namumroblema. Ano nang plano mo? Hinaplos niya ito sa mukha. I want to conduct my own investigation for faster result. I can't wait too long. I will not at the same time afraid that this thing will happen again and kill many innocent employees. She gently nodded, giving him an assurance that he's doing the right thing. Support ang kailangan ni LM kaya iyon ang ibibigay niya sa mister niya. We'll go to Daddy Migs. He has
contacts, he's going to help me. Anito, na bumalik na sa pwesto, nakatingin sa labas ng windshield. Sige, halika na para makausap na natin siya. Sasamahan niya ito kahit nasaan. Wala man siya milyon halaga ng ari-arian para tulungan ito, magpatayo ng bagong lab. Sisiguraduhin naman niyang hindi ito makakaramdam na nag-iisa itong humarap sa problema. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po!